Isang araw lamang nga po nang makuha ni Giannis Antetokounmpo ang triple-double kontra sa Washington Wizards ay tinanggalan nga po siya ng NBA ng isang rebound. Bakit kaya? Yan naman ang ating unang aalamin at ipapaliwanag dito na susundan ko na rin ang balitang babagsak nga daw po ang Memphis Grizzlies dahil sa kanilang kayabangan at ang balitang papasok at masosolo nga daw po ng Los Angeles Lakers ang top 9 kapag nagawa nila ang ganitong bagay. Kaya mga idol, tara! Alam naman nga po ninyo mga idol, marami nga po mga fans ang gusto si Giannis Antetokounmpo dahil sa pagiging humble nito sa loob at labas man niya ng court. Ngunit marami pa rin naman nga po ang nadismaya sa ginawa nito sa huling laban ng Milwaukee Bucks noong nakarang araw kontra sa Washington Wizards, gayong sinadyangan niya dito na patamain lamang ang bola sa board sa huling segundo ng fourth quarter upang sa ganon makuha niya ang huling rebound na kukumpleto sa kanyang triple-double na 23 points, 10 rebounds at 13 assists. Kaya malinaw nga po na stats padding ang ginawa ni Giannis na hindi rin naman ikinatuwa ng mismong NBA. Kaya nakapag-desisyon nga sila na tanggalin na lang ang nakuha nitong isang rebound dahil base nga po sa palatuntunan ng liga, para nga po maging official ang shot attempt ng isang player, kailangan nilang magkaroon ng intensyon na magtala ng puntos. Ngunit sa sitwasyon nga po ni Giannis, pinatama lang naman nga niya ang bola sa board kaya hindi nga matatawag na rebound ang kanyang ginawa sa kanilang laro. Kaya mawawala nga po mga idol ang kanyang ginawang triple-double. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang posible nga pong bumagsak ang Memphis Grizzlies sa standings dahil sa kanilang kayabangan. Gaya nga po mga idol ang sinabi ko sa inyo, kahit man nga top 2 pa rin ang Memphis Grizzlies sa standings ng West, wala pa rin naman silang kasiguraduhan kung mapapanatili nila ang kanilang pwesto ngayon. Bali, bukod nga sa pagkawala ng kanilang superstar na si Ja Morant, malalakas rin naman nga po ng mga teams ang sa kanilang sunod makakalaban. Kaya delikado nga sila na matalo sa kanilang mga darating na laban. At kapag nangyari nga yan, hindi nga malabo na bumagsak agad sila sa standings, gayong kalahating laro lang naman nga po ang lamang nila sa top 3 na Sacramento Kings at 3 games naman ang kalamangan nila sa ika-top 4 na Phoenix Suns na pareho rin namang napakainit ngayon. Kaya eto nga daw po ang nagiging epekto ngayon ng yabang na mga player ng Memphis Grizzlies. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa ating bagong video sa balitang papasok at posibleng nga pong masolo ng Lakers ang top 9 kapag nagawa nila ang ganitong bagay. Bale, para nga po sa inyong kaalaman, dahil nga po sa pagkapanalo ng Portland Trail Blazers kontra sa Detroit Pistons at pagkatalo naman ng New Orleans Pelicans kontra sa Sacramento Kings, tabla at pare-pareho na nga sila ng record ngayon ng Utah Jazz at Los Angeles Lakers na 31 wins, 34 losses. Pero syempre, dahil nga sa tiebreaker ay umangat pa rin naman nga po ang Utah Jazz sa ikasyam, Blazers naman sa ikasampo, Lakers sa ika-onse at Pelicans naman sa ika-dose. Ngunit sa kanilang apat, Lakers pa rin naman nga po ang inaasahang makakasolo sa ikasyam na pwesto sa West kapag naipanalo nila ang kanilang laban kontra sa Memphis Grizzlies na walang Ja Morant, at kapag natalo nga po ang Utah Jazz kontra naman sa kanilang game kontra sa Dallas Mavericks na merong Luka Doncic at Kyrie Irving na matatawag nating mainit sa West ngayon. Yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa mundo ng National Basketball Association. So yun lamang mga idol. Shoutout sa lahat. Maraming salamat po sa panonood ninyo.